lahat sa mga makakapanood nitong video na to. Meron po talagang tayong lilinawin kasi parang nakakahiya naman ata sa balat ng iba dyan. Ang pag-usapan po natin dito, yung Europe tour ni Attorney Glenn Chong last February kasama si Bro Mike. Ang nagplano po talaga noon kami dito sa Italy. So ang aming plano ay dapat sa December pa. Dapat pagsasabay-sabay namin si Attorney Glenn Chong, si Mo Causon, Larry Gadon at si Doc Willie. Nang December ha, December. Ngayon, kumontak sa akin ang Belgium na plano ron nilang papuntahin dito si Attorney ng September. September, no? Bali, ang plano namin, December, no? Sila September. So, ang nakalagay na doon sa magiging tour dapat ni Attorney Glenn Chong ng September, ito yung this coming September, ha? Belgium, France, Germany, Switzerland, and Italy. So, dahil kasama dito sa lista, itong France, nabanggit ko ito dito kay Balico. Mm-hmm. Nabanggit ko. So, sabi ko, ibig sabihin, may contact ang Belgium sa kanya. So, after a few days, tumawag sa akin si Balico. At ang sabi, hindi daw matutuloy ng September si attorney kasi puno na yung schedule. Puno ng schedule, no? Mamaya ko basahin yung ano nyo ha, kasi mawawala ako sa ano ko. Puno na daw ang schedule ng ni attorney. Wala na. Ang slot na lang daw ay noong February. So, kunin na lang daw yon. No, February. So, medyo hindi kami ready talaga kasi biglaan. Biglaan yung pag-schedule na yun, no? At saka nung panahon yon, medyo may pinagdadaanan ako. Ang asawa ko ay na-detect na may tumor. So, na-confine sa hospital. At paskong pasko kami nasa hospital, ha? By the way, shout out muna dito sa ka-group ko na talagang todo-todo ang support sa akin. Nitong mga pinagdaanan ko to. Anong ko muna, ha? Kay kapatid na Risa Cabrera, Esmeralda Divero, si Cathy Palihon, Abit Karingal, Dante Cueto, Kapel, Annalisa Benventura, at si Alili Pampulina. Kami po talaga ang grupo, no? Kami po. Noon panahong yon, marami kaming kakagastusan. Yung taal, maraming lumalapit sa amin na may sakit. Meron akong inilalapit kay Senator Bongo. Marami, punong-puno pong schedule namin. Kaya parang kami alanganin. Tapos sumabay pa nga itong asawa ko na nadetect na may tumor siya na kailangan operahin. Kaya nga, Paskong Pasko po, kami ay nasa hospital. So, isinisingit pa ni Balico by Pebrero daw, kailangan na mapapunta dito si Attorney Glenn kasi nga, wala na daw slot. Ganon. So, ako naman, lahat po ng aming plano, pinag-uusapan namin ng grupo. Okay. Unang-una nga, sa time, kami talaga'y punong-puno. Ikalawa, yung budget. Pero okay naman budget kasi kami naman pong grupo ay may pondo. Wala pong problema dyan. So, ang naging kausap ko nga ay si Balico. Parang ang magiging tour ni attorney ay Italy lang at France. So, ganun lang. So, ang naging hamon ko sa kanya, happy tayo. Kasi dalawang tao yan. Wala daw problema financially at magpapawithdraw siya sa kanyang advisor. Hindi ko na-mention dito yung name ng advisor niya kasi ayoko mag dito na ibang pangalan, no? So, 1,000 daw. So, sabi ko, may pera pala naman dyan. May pera pala naman siya. Okay, walang problema. Ngayon, habang tumatakbo yung araw, dumadagdag siya ng bansang napupuntahan. Nandiyan ang Germany. Okay? Tapos ilang days lang, dumagdag ang London. So, ang nangyari noon, dapat kami ang mag-aano ng ticket. So, kami din naman nag-iisip din naman kami. Mahirap. Paano magpapadala na? Pag kasi ang papadala mo ay euro, tapos ang tatanggapin ay euro din, malaki ang charge, no? So, usap din kami ulit ng grupo. Ito ang katotohanan yan. Ito, ilalabas ko na ang katotohanan talaga ng Europe tour. Ito nga, mga kapatid. Kaya mahalaga to. So, iyon na nga, sabi ko,
kinontak ko na kung sino ba talaga ang mag-aano ng mga ticket. So ang nag-handle ng ticket, ng pag-aayos ng ticket, ang London. Ganon. So, usap ulit kami ng grupo. Paano yung pera? Ang sabi ni Balico, standby muna yung pera. Ayaw namin ng ganon. Unang-una, sabi namin, baka kailangan din ng London ang pera. So, kausap ko nga ang London, napag-usapan namin, divided by 4. Kasi apat na bansa yung pupuntahan. Mm-hmm. How much ba yung total? 1,800 something. So, dahil hindi man kami kuripot, yung divided by 4 na yun, na 1,800, ang sabi ng group, magbigay na tayo ng 600. Kung kulang, magbibigay tayo. Kung sobra, ibigay na lang kina attorney. Okay, ito'y walang kulang, walang bawas, ha? Dahil nga, ayaw na, hawak namin ng pera. May pera naman kami, eh, di ipadala na at baka kailangan di man lang London ng pera, no? So, wala pa, nasa Pilipinas pa, si attorney Glenn, hawak man ng London ang aming perang na share. Share, ha? Share. Okay. Dahil nga, nag-request pa ulit, na gustong mag-church ni attorney sa Vatican, dahil nandito rin naman sa Italy, so shoulder na namin yon. Hindi na yung kasama sa budget, kami na. At nagkaroon nga lang ng problema, kung hindi nagkaroon ng problema si Balico at saka si Edward, pupunta rin si attorney ng Milan, shoulder na rin namin yon. Walang problema, kaya lang nagkaroon nga ng medyo may gulo-gulo. Ayan. So from Rome, ilang days lang dito, no? 3 days. Dito sa amin, eto ha, linawin ko muna. Si attorney, pag alis ng Manila, ang alam lang niyan yung bansang pupuntahan. Wala siyang alam na mangyayari sa kanyang dadatnan. Ang alam lang niya, yung bansang pupuntahan niya at kung sinong sasambot sa kanya. Wala siyang alam sa mga program sa araw na yon. So kung ilang days ang kanyang pag-i-stay sa lugar na yon. Wala siyang alam. Kumbaga, kami ang kanyang boss. Susunod lang siya. Paggabi, attorney, ganito ha, bukas ng umaga, gantong oras ng gising, alis tayo ng ganito. Ganon, hindi niya alam kung anong gagawin. Ganon lang, kung saan pupunta. Basta, sunod lang siya ng sunod sa amin. So, ganon ang nangyari. Wala si attorney alam sa bansang pupuntahan niya kung anong program doon. Ayan, kaya shout out sa Belgium, ha, ito ha, sa Belgium, kaya huwag kayong magtampo kay attorney, Germany, ang Germany, lahat na ito, basta si Balico ang may ano ha, kung sino lang, kung anong gagawin doon. Yung iba dyan sa Germany, shout out sa inyo, Belgium, at kung sa Paris, ayan, wala si attorney alam doon, kung sinong mga contact na doon, kung sinong mga imimit doon. Walang alam doon si attorney. Okay, yun, malinaw ha. Pagdating ni attorney sa lugar na yon, yung tao lang nakakontak, yon at yung kakontak doon ang bahala na kung ano bagang gagawin doon. Kaya wala si attorney alam na ang nangyari pala sa Germany ay isa lang tao at isang bahay lang ang pupuntahan. Hindi alam ni attorney yon, ha. Sa Paris, hindi din. Ang alam ni attorney, dadating lahat doon, yung mga supporters niya, tulad ng ginawa ko dito. Kontra sa akin, no, hindi. Ang sabi ko nga, maraming supporters si attorney na gusto din siyang makamit. Kaya in-invite ko lahat. Ayan. Hindi namin ipinagdamot dahil yun ang gusto natin. Yun ang gusto namin. Maabot si attorney na mga sumusuporta din sa kanya nang makaharap, makadaok mong palad, makapagpe-picture. Marinig ang boses ng personal. Yun. Ha? Uulitin ko. Walang alam si attorney sa mangyayari sa bansang kanyang pupuntahan, ha. Kung saan bansa siya nagpunta, yung taong iyon ang may pananagutan kung ano lang kanyang inorganize. Kung siya lang ang kausap, yun lang. Hindi kasalanan ng attorney na hindi niya na-meet yung ibang tao. Okay. Pagdating ng Germany, yun lang din. Isang tao lang din ang nadatnan doon. Yun ay sabi, walang time, pero nakadalawang gabi doon. Transfer ng France, ha? Ilang days din doon, ng France. Pagalis kasi dito ng attorney, hindi na ako nakikipag-istorbo eh. Kasi time nila yon, panahon nila yon. Ayoko mang-istorbo. Dito lang, nung pagalis dito sa Florence, diretso ng Rome, siyempre ang Rome na-contact sa akin kasi ako ang nagtiwala. So, napakaayos naman. Nakapag-church, na ganyan, may na-meet ding mga Pilipino doon, pero walang event kasi nga walang time.
So, go diretso ng Germany, then ng France. Pagkatapos ng France ni attorney, ang sabi agad ni Balico sa akin, ha, nagbigay siya ng 400 euros kay attorney, pero yung 200 daw, ginastos din ni attorney doon, ipinamili ng regalo sa kanyang pamilya. Nagbiro pa nga ako sa group ko na, unfair naman, bakit si attorney hindi tayo binigyan? Ganon. Okay. Pero dito, may mga nagregalo kay attorney din, na mga tumulong din kay attorney. Okay. Pagdating ng London, yun na, di ang daming events doon. Wala na din akong pakalam, pero ang ganda ng London, ang daming na-meet na tao, ang daming group na nangyari. Ang daming group na kanya-kanyang event doon eh. Okay. So, yun nga, after noon, ang sabi ko kay Balico, noong sa Germany, sabi ko nga sa kanya, bro, kapag alam ko pag may nakita ka sa akin, may sasabihin mo. Kapag may nakita hindi maganda, or may mali ako, alam kong ako'y pupunahin mo. May nakita ko sa iyo na hindi magandang nangyari sa Germany, kaya sasabihan din kita, bakit hindi na-meet ni attorney yung mga supporters niya doon? Eh, kesyo wala daw time. Hindi ganon. Ibig sabihin, nandoon na hindi ko siya kinonsinte. Sinabihan ko talaga si Balico na bakit hindi ipinamit sa Germany ang mga supporters doon ni attorney. Ayan ha. Then, pagkatapos ng London, ayan na, ang ganda nga, ang ganda doon, ano? Pagka-uwi na ang Pilipinas, nagkukwentuhan na kami, magkano ba ang nagastos? Nagbigay ba si Balico? Dapat yun ay divided by 4. Ito yung malinaw, ha? Yung sinasabi ni Balico, na nakapag-tour si attorney ng Free sa Paris, oo, kasi hindi siya nag-share kahit 5. Yon ang malinaw. Kaya mahiya ka sa balat mo, Balico. London lang at Italy. Oh, yun ay problema na ng London kung sisingiling ka, kung hahabulin ka. Parang ang nalibre mo ay Germany at France, yung biyahe di yan. Kaya sasabihin mo sa tik-tik na nag-travel si attorney ng Free, dapat lang tayo ang nag-invite eh, di ka. Ikaw nga, hindi ka nag-share, nagmagaling ka. Yun, ang dapat ay malinaw, nawalaman ng tao. Sobra ka, nagmagaling ka na nagmagaling. Ito, hindi na, dapat kami makikialam. Ito, hindi hahaba na nga haba, kundi si Balico naman lahat ang nag-umpisa. Sumama ang loob niya, nung hindi kami pumanig sa kanya, ipinaglalaban. Hindi kami tanga. Yung, ito ha, yung mga pinagsasabi sa akin ni Balico, hindi ako nasaktan. Naaawa ako. Alam niyo kung bakit? Ang mga bukang bibig ni Balico, ha? Pokpok, boba, patay gutom. Alam niyo kung bakit ako nagagalit? Ako'y naaawa. Bakit? Malamang na yan ay may pinagdaanan. Mm-hmm. Nagkakalalaki, kung makapagsalita sa babae ng pokpok, sanay na sanay ang kanyang bunganga sa ganun, malamang na siya'y may pinagdaanan. Kaya nakakaawa yan. Mm-hmm. Nakakaawa. Halatang-halata na siya yung mga fake na account niya. Pare-pareho ang mga words, pokpok, bobo, patay gutom. Sus ko po, tatakbali ko yon salitang yon. Yan, lumabas na. Kaya yung gastos ng Europe tour, bahala na ang London kung habulin ka, singilin ka. Nagmagaling ka ng Germany, nakapunta doon ng Free. Pinagmamagaling mo, nagbigay ka ng 400 euro, wala pala naman. Nima. Sobrang yambang nito. Hindi namin nakalain na aabot sa ganito dahil ang taas ng aming tingin sa kanya. Kung tawag pa niya sa akin, no, utu-uto. Malamang, utu-uto ang tawag mo sa amin kasi yun ang ugali mo, ang mang-uto ng kapwa. Hmm. Pero hindi ganun ang tingin ko. Ang tingin ko, naloko mo kami. Bakit? Ibinigay namin ang buong tiwala sa iyo. Bawat sabihin mo ay naniniwala kami. Gaano sinasabi mong kung ano-anong mga ugali ni Ate Olga? Nakausap namin ngayon si Ate Olga, ang layo ng kinukwento mo sa aming ugali. Doon kami mali. Humusga kami na ayon sa sinasabi mo. Lahat na nang nakarinig basta pangalang Olga, masama agad ang dating dahil yun ay ang mga isinaksak mo sa utak ng tao.
kung papaano ang ugali ni Ate Olga. Ngayon, nasaan si Ate Olga? Kakampi namin dahil kami pinapaliwanagan. Hindi kami ini-encourage ng kung ano ha. Ang sabi lang ni ni hayaan na niyo na magpatawad na tayo. Ganon! Ikaw ang sinasaksak mo sa utak namin, lahat ng makausap mo. Masama si Ate Olga. Ganyan si Baliko. At ito ha, ito, halo-halo na, nagsinaumpisahan na rin eh. Sa kapapanood ko, pinag-aaralan ko ang video niyan, siya mismo, sa bunga nga din yung magsasabi eh. Bakit daw ha, bakit daw sinasama na ni Attorney Glenn, si Madam Amy Marcos? Ay tanga kayo, kayo ang unang nagbanggit ng pangalan ni Amy Marcos ha. Yan taga Hong Kong, siya ang kauna-unang nagbanggit na kasi hindi daw kilala ni Amy Marcos si FLM. O ano ngayon? Di nga kayo, naglabasan ng totoo na si FLM ay sumuporta pa kay Amy Marcos. Kayo ang una, ang unang nag-ano, ang nagsabi sa pangalan ni Amy Marcos. Bakit sasama? Ba si Attorney Glenn Chan daw inilalaglag si Amy. Ano nga nilalaglag? Sinabi lang naman niya na bakit ako lang itinitira niyo? Bakit hindi si Manang Amy isama? Ay pareho lang sila. Kasama sila doon sa ano sa billboard. At saka ito rin kay Baliko din bunga nga nang galing. 2013 pa daw nakaplano to. Oh. Ngayon parang ako'y nag-isip-isip, pinag-iisipan ko, 2013 nakaplano. Yung picture na inilabas niya na may kasamang lalaki, may mga kasamang baril, may mga kasamang pera, panahon ng election yon ha? Ibig sabihin talaga, ngayon, malinaw na Baliko na hindi katotoong supporters ni Attorney Glenn Chong, ginamit mo lang. At noong pagpatak ng pagpunta ni Attorney Glenn Chong ng Germany, may naramdaman na kami, ha? Unti-unti mo nang inilalaglag si Attorney Glenn Chong, sinisiraan mo na sa mga supporters. Oo, bakit hindi mo, nandudo na rin lang sa Germany, gumastos na rin lang, na hindi ka nga nag-share? Bakit hindi mo pinalaw na namamit si attorney doon ng mga supporters niya? Kaya nagpunta para makaharap at makadaupang palad ang mga supporters. Bakit pinili mo lang? Napaka-special naman ang pinuntahan doon. Ha? Isang tao lang. O ano? Halata na. 2000, ito pa ha. Kung ikaw ay sadyang, may connect, di ba? Pinagmami, may connection ka sa NBI. Diba ikaw ang atat noon na mahalos litid mo na pagtatanggol mo ang iyong kinakapatid na si Richard Santillan? Bakit hindi ka kumunik noon sa NBI? Yung pala may connection ka sa NBI. Ano? Bakit nga ngayon ka? Yung pala 2013 mo pa yan. Malinaw na parang unti-unting nang lumilinaw na ginamit mo lang si Attorney Glenn Chong. Diga. Ako naman, dinala ko din lang si Amy Marcos dahil sa respeto ko sa'yo ah. Dahil alam ko naman na hindi mo naman dinala si Mocha. May respeto ako sa'yo kasi dinala ko ang pinapakiusap mo. Pero yung dala namin si Madam Mo, si Ma'am Mocha ay hindi mo dinala at may sinasabi ka pa nga hindi maganda. O ano ngayon, Baliko? Sobra to si Baliko na to. Napakadami pa Baliko. Na-block nga na sa akin eh. Ang dami doon conversation natin ha. Mga sinasabi mo kay Janet ha. Nabantayan natin. Ang pasabi sa akin, kapatid ha. Ito dalawa tayo. Kapag may bulilasong nangyari, ituturo natin si Janet. Oh. Ikaw pala naman di yan. Ang may layo ni hindi maganda. Kami nga noon, parang may selos pa kami. Na ang pagtingin sa'yo ni attorney ay talagang, ang pagtingin sa amin ay buong-buo. Yung baga ang iyo hati-hati kami, nakakalamang ka. Pero yung pala naman, ikaw ang huda sa grupo. Sasabihin mo na nakilala namin si attorney dahil sa'yo, ngek-ngek mo. Nakilala ko si attorney dahil kay Muhammad. Ako'y nagsisisi at pinakilala kita kay attorney Larry Gadon na napahiya pa nga ako. Katangahan mo, ang inyong conversation, hindi naman basta-basta ang tao, inilalabas mo. Oo, hindi pa nakakaw sa polisi attorney Larry Gadon. Ako'y magsosorry na ipakilala kita. Bastos ka. Ano ka? Conversation ninyo, napaka-private, ilalabas mo? Tapos, baloy ko na to. Yan ang pagkapunta ni attorney sa Paris, wala yang iniambag kahit 5. Yon ang totoo. Sasabihin
nakapunta ng ano, at siyempre free dahil kami yung gumastos. Ikaw sinasabi mo kami uto-uto. Oo, uto, nauto mo kami kasi kami uto-uto dahil ikaw ay manguuto. Kami, ang aking term doon, manluloko ka, niloko kami, ginamit mo, sinamantala mo, ang aming respeto sa iyo, ang tiwala namin sa iyo, baliko. Yun. Lahat ng ito talaga, lahat ng nangyayari, si Baliko ang nag-umpisa. Oh, lahat na ang nandawit sa mga Marcos, ay sila din. Yan taga Hong Kong na yan. Siya ang kauna-unahang pumutak na hindi kilala ni Amy, ni Madam Amy itong si ano. Ang alam nyo, ang loyalist, no? May tatlong mukha to. Tatlo, ha? Isang mukha ng loyalist, walang pakialam sa nangyayari. Mananatili silang loyalist. Ikalawang mukha ng loyalista, nakikisimpatiya sila kay FLM doon sa kabutihang ginawa. Ikatlong mukha ng loyalista, yung mga baliko. Sino ba ang original na kalaban ng dilawan? Hindi ba Marcos? Oh. Ano nangyayari? Nagkukuya ko yung dilawan. Ha? Dahil ang mga loyalist naglalaban-laban. Ang mga DDS, FLM yan. Pero, wala naman sila eh. At saka sinasabi ko nga, bakit hindi kayo makaintindi? Wala kaming pakialam sa kaso ng FLM. Patungan nyo ng patungan. Wala kaming pakialam dyan. Ang aming nakita, yung kabutihang ginawa niya na wala man lang isang politiko na nakagawa. Yun lang, naging hero sa FLM ng mahihirap. Ano mga sinasabi dyan na marami daw OFW na biktima? Ay, ang pagkakadaming followers ni FLM na mga OFWs. Napapagmasdan ko, ha, sa mga comment, ha. Sa 100 comments, minsan 3 lang ang buzzers. At yun ay malamang parang si Baliko pa yun. Oh, mukhang si Baliko pa yun. Puro mga walang mukha. Ang mga followers ni Baliko, mga walang mukha. Eh, bakit kami mga legit nandudoon ang mga pangalan? Ang mga mukha namin, nandidiyan. Lantaran. Maghanap kayo ng mga kumokontra kay FLM, puro mga walang mukha. Ha, may ano ka din, may katapusan ka din ng Baliko. Ayan si FLM, no? Pwede pala namang piyansahan. Mag-abang-abang tayo. Samahan natin ng prayers. Alam nyo, kaya dumadami ang followers ni FLM dahil na rin sa mga yan. Dahil na rin sa mga Balikong loyalist. At sino ba ang magpapabagsak ngayon kay Bongbong Marcos? Abay, kayo, nilalantad nyo na kayo ay followers ni Bongbong, mga loyalista kayo, pero kayo din mismo ang sumisira. Sinasabi ko sa ngayon nyo, ang original na kalaban ng dilawan ay mga Marcos. Oh, pero kayong mga loyalista din naman ang nanggugulo. Sino bang mga DDS ang nanggugulo? Wala, mga tahimik lang. At mga napapasalamat, natutuwa. Bilang na bilang lang naman ng loyalista. Mga nabubulon na ako din. Oh, mga kakapanalig ni Baliko. Bilang na bilang. Ako, dami lang niyang binabanggit. Hindi lahat ng loyalista ay saradong utak. Ang dami ko nakakausap. Ang akin pong email, may 1,300 atang emails ang aking Messenger. Diyos ko po, hindi ko na mabasa. Kaya doon ko napapatunayan na ang daming followers ni FLM. Sabi ni Francisco M. Lombre Jr., shout out, kung makapagsabi si Baliko ng scammers FLM matindi, yun pala naman eh, oo, siya talaga. Kaya ako'y nagtataka, no? Ako, Diyos ko, may pastora tayong viewers. Hello, sis Tess. Si Pastora Tess. Ito ang sinasabi ko, sis, hindi sa pagpapastora ang aking nadali. Ito ako, ganito ako. sorry kapatid. Dito ako sa na linya dito sa politics. Sa halip na ako'y kasama mo, nag-share ng salita ng Diyos. Kapatid, test, eto ako. Sa politics ako tinawag ni Lord. Ayan. Kung magsalita kay FLM, nakabayo daw, kala mo,
siyang pagmumukha niya, ayan, sabi ni Sir Esme, sobra-sobra siyang malait ng tao, ano? Sobra-sobra. Ayaw muna niyang tingnan ang kanyang pagmumukha, ang kanyang pagkatao, ha? Kung siya'y makapanghatol sa kapwa. Ay, buti, hindi niya ako tinatawagan drug addict, eh. Oo. Kung ako, kung ako'y mapokpok, ha? Mapokpok. Pero hindi ako nagagalit. Bakit? Kilala ko ang pagkatao ko, ha? Kilala ko ako. Ang aawa ko sa kanya kasi nagkakalalaki, ang bilis niyang magsalita sa babae ng pokpok. Pakinig niyo yun, yung sinabi niya, yung sinabihan niya ng taga Paris, ha? Nawala ako kasi may gustong pumasok. Yung gustong pumasok po, kasi isa sa natulungan namin na ang kaibigan niya ay nakakulong sa Dubai, lumaya po yata ngayon. Shout out kay Christopher Uson. Maraming salamat kapatid. Natulungan natin ang isa nating kababayan na lumaya ngayong araw na to na nakulong ng ilang months sa Dubai. Ayan. May commercial tayo. Yan nga, kay Baliko na yan. Kung makapang insulto ng kapwa, akala mo kung sinong gwapo. Kung makapang, di bali na mukhang kabayo or ano, mabuti naman Baliko ang puso ng tao. Yun. Kung makapang hatol kay inam, ha? Kung masabihan mo kami ng patay gutom, mahiya ka sa balat mo. Ganito lang kami magbihis, Baliko, ha? Ganito lang ang bihis namin. Pero yung tatawagin mo kaming kung ano? Tatawagin mo kaming patay gutom? Baka saksako sa lalamunan mo, 5 milyon kong bahay. Tang ina ka. Ang galing. Ang patay gutom kayo, nabulag ko sa 3 kilong bagas. Bakit may naibigay ka sa tao? Ilang libo? Yung nakatikim ng 3,000 bigas. Ikaw nga, baka 1 butil na bigas. Yung sinasabi mong tumulong ka? Naku, nasaan? Sinasabi mo, bakit binivideo pa? Ay sa panahon kasi ngayon, marami ang tulad mong manluloko. Na kailangan talagang may fruit na natulong. Hindi yun sa pagmamagaling, ha? Dahil marami na rin kaming karanasan na kami nagpapadala ng pera sa Pilipinas, pagpapafeeding ng mga bata, wala namang maipakita kahit isang batang nangangain ng pandesal. Maraming nagkalat pa ang tulad mong manluloko ng kapwa. Kaya kailangan may ebidensya. Ayun. Kakahiblad ka. Wala. Kalampagin na si Baliko na yan. Yan naman ay sadyang ano, ngisi-ngisi niyan. Oo, sadyang hudas yan. Yung ngisi-ngisi niya kay Baliko yan, ang kami nang ina talaga. Nasaktan ako noon na nakakarinig ako ng hindi maganda sa kanyang pamilya. Talagang nag-react pa ako nung in-interview nga ako ni kaibigan ninyo. Ah. Sinasabi ko pa na mabuting tao yan, mabuting tao. Pero nung ayaw namin magsalita, pero nung kinalaban mo na si Atty. Glenn Chong, ay hindi na pwede akong mapipigilan ng uso ko. Kahit ako pa'y i-mute mo. Yan. Hindi, si Bro Angelo ng Amerika. Ingat ka dyan! Oo nga, ganito lang ako. Kasi gusto kong ilabas talaga yung, wala eh, pagka lalab na, ano yun, lumalumanay ang salita mo, ay hindi, ano, kailangang isaksak sa utak ng mga tao. Yan kung anong klaseng pagkatao niyan si Baliko na yan. Ayan, sabi ni Ate Cora, kung makapagsalita ng pokpok at mababang uri ng pagkatao, eh hindi ka naman niya nakasama ng matagal. Yun na nga! Nakasama ko si Ate Cora sa Hong Kong. Kami naman ngayon magkakasama. Itong si Baliko, 2 years din kami magkaibigan. Okay, madalas kami magkausap-usap. Pero yung ano niya ako ng pokpok, ha? Hindi lang naman ako eh. Kahit nga noong, di ba, nandoon sila sa ano, nung naka-live sila, kapag salita ng pokpok, nakakaawa, nagkakalalaki, ay ang luag ng kanyang panga na magsalita ng pokpok sa babae. Naaawa ako sa kanya, malamang na siya'y may pinagdaanan noong araw, ha? Nagkakalalaki? Makapagsalita, pokpok, bubo, ha? Patay gutom? Aba, anong klase? Kaya nakakaawa, malamang na yun ay may napagdaanan niya nung araw. Malamang na may nagsabi sa kanya nung siya'y bata, ganun. Kaya yun ang inilalabas niya sa kanyang kapwa. O ulitin ko, ha?
Walang ginastos kahit 5 duling si Baliko sa pag-tour ng Europe ni Atty. Glenn Chong. Ang London na ang bahala kung siya ihabulin sa nagastos ng pagmamagaling niyan. Uulitin ko ha, shout out sa Germany, saan pa ba, dito sa Belgium, dyan sa Switzerland, hindi na ano, dahil nga sa lockdown, kung saan man ditong bansa sa Europe na hindi kayo napuntahan ni Atty. Glenn Chong, hindi po kasalanan ni Atty. Glenn Chong, especially nga dyan sa Germany. Nandito yan na sa Germany, si Atty. Glenn Chong, hindi kayo pinamit kasi nga, si, yun lang kausap ni Baliko dyan, ang may kakayahan or may mag, dapat siya magplano na ipaano kayo, ipaharap kayo, pinagdamot sa inyo. Hindi si Atty. Glenn Chong ang nagdamot ng kanyang sarili sa inyo. Kaya si Atty. Glenn Chong ay pumunta dito sa Europe makadaupang palad lahat ng mga sumuporta sa kanya, dahil yun naman ay noon pa niya sinabi na manalo't matalo ako, aabutin ko kayo para mapasalamatan ng personal. Ayun po. Kaya malinaw po na walang kasalanan si Atty. Glenn Chong. Alam ko na maraming nagtampo, especially dyan sa Germany. Sayang nga, kung sinasabi ni Baliko na utu-utu kami, medyo nautu nga po dahil sumunod kami sa kanya. Pero ang totoo po niyan, kami ang nagplano talaga. Na nito dapat December, 4 na ano na tao ang magdaang pagsasabay-sabay namin. Si Mocha Uson, Atty. Glenn Chong, Larry Gadon, at alinman sa mag-asawa ni Doc Willyong. Kami po ay may contact. Kaya lang, sinabi nga ni Baliko na wala daw schedule, puno ng schedule ni Atty. Glenn Chong. Ayun, hindi mo kami nauto doon. Naloko mo kami, Baliko. O yan, magbayad ka sa London. Pagmamagaling mong nagbigay ka ng 400 euro, wala pa na naman kahit kulangot. Sorry, kulangot. Yan, narinig ko lang yan sa taga Paris. Yan ang tawag sa'yo, si Boy Kulangot. Nablock mo na. Ako, sayang eh, nablock ko siya. Kaya hindi ko may screenshot or ano yung mga message niya sa akin eh. About dyan kay Janet eh. Total, naglalabasa na rin naman ngayon eh. Oh. Direct niya, mabait ang si Atty. Glenn Chong ha, nung nandito dito. Ako ang boss niya, kaming grupo ang boss niya. Wala siyang ano, basta, Atty., kailangan na los ocho, bihis ka na ha. Wala siyang alam sa pagdadalhan namin sa kanya. Katawan lang niya talaga ang ano. Wala siyang alam talaga. Kaya inuulit ko, kung hindi na meet ni Atty. Glenn Chong, yung mga kababayan natin dyan sa Germany, mga sumuporta nung sa kanya, huwag kayong magtampo. Si Baliko ang inyong usigin. Dahil siya ang may pakana. Hindi alam ni attorney na ang pupuntahan niya doon ay isang tao lang. Dahil kami, nung nagulat ako, nung, syempre, nakamonitor din kami, pero hindi ako tumatawag. Ano ko lang doon sa mga videos na, bakit walang namimit na mga Pilipino doon? O, kinausap ko siya. Sabi ko, bakit ganun? Wala daw oras. Samantalang, Diyos ko po, 2 araw. Ako nga dito, nagpa-event, 2 oras lang. Pero maraming na-meet si attorney, hindi ko pinagdamot. At ito, ha, nakalaybole. Kung sakaling kami magkakaroon uli ng pagkakataong may ma-invite, hindi ko rin ito ipagdadamot kahit na kontra sa akin or hindi. Alam nyo, kaya ganun ang pagsimpatiya ko kay FLM. Naranasan ko din pong ako'y siraan. Napakasakit po sa loob na yung tumutulong ka na, sisiraan ka pa. Kaya ramdam na ramdam ko ang nararamdaman ni FLM. Nandudoon na wala ka namang ginagawa, ay yung mga tao na mayroong espiritu ng inggit sa puso, ganun, ibabagsak ka. Sa halip na pasalamatan, ha, purihin, hindi. Hahanapan ka ng butas, sisiraan ka. Ganyan po ang mga tao. Ganyan ang karamihang Pilipino. Once na manakita ang tao ay may gumagawa ng mabuti, hahanap yan ng butas na ikasisira. Mayroong kasing espiritu ng inggit sa puso. Kaya ramdam ko ang naranasan ngayon, FLM, na ang tindi ng kanyang pagtulong sa tao dahil sa kanyang pagmamahal sa kapwa,
ibinuhos na talaga niya, di bali sana nga kung 5,000 o 50,000 o 100,000, million ang nagastos ng tao. Ano ang sinapit niya? Yun pa. Napagtulungan siya. Pero sabi ko nga eh, lagi kaming kinukundi na, marami kumukundi na kinukonsinti daw yung kaso. Wala nga po. Bakit hindi kayo makaintindi talaga? Wala nga kaming pakialam kung ano ang kaso ni FLM. Kasi may 5 abogado naman yan eh. Kahit ako magsisigaw dito, ano magagawa ng aking pagsisigaw? Wala kaming pakialam sa kaso ni FLM. Ang nakita namin yung pagtulong niya sa tao. Hindi daw totoo yung bigas, hindi daw itong totoo yung kalabasa. Ito ha, saksak nyo sa utak nyo. Hindi lang yung mga nabigyan ng kalabasa ang natulungan ni FLM. Alam nyo kung bakit. Diba pandemic, ang magsasaka, nag-ani ng kanilang kalabasa. Saan ba nila ibebenta yon? Ang ginawa ni FLM, binili lahat yung mga gulay niyang magsasakang yan, yung kalabasa na bililin niya lahat. Tulong sa magsasaka. Tapos sa kanya ipinamigay. Ayun, itong mga kabaliko na kasi itong bobo na to, wala daw na drawing daw yung bigas. Sinong tanga? Magpapakapuyat, ha? Kukuha ng mga tauhan. Ano yun? Parang ano lang, parang mag-ano lang, eksena lang na kunwari, kakarga sa truck, madaling araw, gigising. Diyos ko po. O, isa pa, sabi, bayaran daw ako. Ay, Diyos ko po. Diyos ko po, ito ha, ito ang mukha ko. Hindi ito fake, ha? Hindi ito fake. Ang pangalan ko, yan, ang Didi yan. Anong bayaran? Diyos ko po, malamang nang nagsasalita ng bayaran, yon ang bayaran. Pero kami, nandito, nising ko, nisang kilong isang butil na bigas nga, wala akong natikman ha. Oh, ang aking sadyang ipinagaganito, yung visit na sa mga makabaliko. Abay, tinitira kami porque hindi ano, basta napuri lang sa FLM, galit na. Kaya mauubos ang mga loyalista. Sa nakita ko ngayon, ang daming followers. Si Atty. Glenn Chong, sisiraan mo, mas dumami ang followers ni Atty. Glenn Chong dahil nakilala ka na baliko. Ilan piraso lang naman kayo. Magsama-sama pa kayo, isang pagkayo na gani, para kayong gatala ang na isang kumos. Iilan kayo. Diyos ko po, at saka sabi nga, ang mga supporters daw ni FLM, dilawan, tangnining. Tingnan ninyo ang kulay nyo ngayon, kung anong kulay nyo ngayon. Dilawan, sino ang mga kakakuntsaba ngayon ng dilawan? Kami ba? Ha, baliko? Tingnan natin ngayon kung magkapigaan ng kulay, kung anong kulay mo ngayon. Palagay ko nga, fake ka na ano eh, na loyalista eh. Sinisay Ramo Baliko ang pangalan ni BBM. Ako unti-unti na dapat na magdadalhin ko na si BBM eh, oo. At kinakausap na nga ako ni Atty. Glenn, papakilala ko kay BBM. Nick, hindi na ako interesado na makilala sa BBM. Hindi na. Sabi ko nga lang taran, kung tatakbo sa FLM, ay kakampanya ko pa yun. Kahit na ako'y wala makapanay, kahit ako'y matirang mag-isa. Oo, pero yung isasaksak niya sa akin si BBM ngayon, hindi. Bakit? Sinira niyo ang pagkatao ni BBM sa mga tao. At unti-unti, magpatuloy pa kayo sa kangkungan, pipulutin si BBM. Tandaan niyo yan. Sinisira niyo unti-unti ang pangalan ni BBM. Kayo mismong baliko. Hindi ko nilalat ang loyalista ha. Dahil sabi ko nga, tatlong klase ngayon ang loyalista. Loyalistang walang pakialam, mananatiling BBM yan, wala siyang pakialam sa nangyayari. Ikalawang mukha ng loyalista, napanig kay FLM, nakikisimpatiya dahil nakita yung kabutihan ni FLM. Ikatlong mukha ng loyalista, yung mga baliko, yun. Oh yan, sabi ha, baliko, bayaran, yan ha, hindi ako nagsabi ha. Yung sasabihin niyo ako ang bayaran. Sus, Ginoo, kulang, lugin-lugi pa ako sa talsik ng aking laway. Berdera Castillo Ellen. Gusto niyo pong pumasok? Sige. Hindi ko to kalala, pero approve natin. Pasok po kung ano.
Yan, sabi ni Ma'am Delia Paquito, sama daw siya. Joel Acandula, shout out. Ayan, si Bro Melvin, yan, kasama ko pa niyan, talagang lalaban niyan. Kung meron gustong pumasok sa inyo, pasok. Basahin ko muna itong mga ano nyo ha. Wala ako. Eraline Cueto Tolentino. Shout out. Sila ang kilos dilawan, sabi ni Bro Melvin. Ayan na nga eh. Yung sabi, yung tayo ha, tayo ang pagbibintangan na dilawan. Napakalabo. Ay, Diyos ko po. Yung tayo ang pagbibintangan na tayo'y bayaran. Napakalabo. Eh, ito na nga lang eh. Sa Europe tour na lang eh. Nakalibre siya eh. Oh, baliko. Mag-share ka naman sa London. Kakaawa naman ng London. Imagine ha, nag-asus ng London, 1,800 ha, nagbigay kami ng 600. Magsabihin, pasosolo mo ang 1,200 sa London. Eh, nagmagaling ka dyan sa, ano, sa France. Pinagmagaling mo sa Germany. Di bali sana kung ano, kung ipinaharap mo sa, ipinasalamuha mo yung mga supporters doon. May gustong pumasok ka, Ricky Salvador. Hindi ko po kita kilala, pero tatanggapin po kita. Approved. Eh, ako po'y open. Open ako sa mga buzzer. Sabi nga, tinatandaan ko lagi ang sinasabi sa akin ni kaibigang ninyo. Hayaan mo lang yung mga buzzers, ate. Sabi niya. Ibig sabihin, nakikita ka. Hayaan mo lang. Hindi po kayo makaano, sir. Continue without guest. Ayun. Nakakapikit mo si Baliko na to. Kung ano-anong mga inilalabas. Tingnan nyo, oh, nagalit na si attorney. Hindi mo masisira si attorney. Dumadami pa. Sinong gustong pumasok? Melvin, pasok ka. Direct niya, pasok. Okay. Request ka. Si attorney, dumadami pa. Diyos ko po, puno po ang aking messenger, puno ang aking email. Hindi nasira, hindi nabawasan. Yung mga kalahi lang ni Baliko ang nawala, naninira kay attorney. Pero dumarami, dumadami ang supporters ni attorney Glenn. Isa lang po ang pwedeng pumasok. Dumadami ang supporters ni Atty. Glenn, hindi nabawasan, hindi nadungisan. Marami pa, marami 'yan. Mas marami ang nakisimpatiya kay Atty. Glenn. Hello kapatid. Hello, okay. Ayan. Hala, okay. Ako hindi makapag-live at tinake down yung aking Facebook. Ay, naisumbong ako. Ang aking para may problema sa akin ang aking YouTube. Ako sa YouTube nag-invite din doon eh. Oh. Tinake down ako. Sige, bati ka muna sa ating 123,000 viewers. Ah, oh, binabati ko po yung viewers, yung 123,000 viewers mo. At shout out din po sa lahat ng mga FLM supporters natin at Bro, sa ating pong hindi ka pa na AGC. Okay, okay. Ayan. AGC at sa ating pong Mocha Uson. Ayan. Okay. Salamat. At sayang eh, hindi ko magamit yung aking Facebook kasi itinake down nila. Naka-take down yung Facebook ko. Mga ilang days? Aba, ay buwan eh. Ay, ako po, Diyos ko pa. Igawa ka ng iba. ako magamit eh. Ayan. Ako'y pinatay na rin. Ako'y sinilid na rin sa ataol ng mga gagong yun. Mayaan mo lang, tawanan mo lang. Mga halakang bito ka. So, marami bagong pasok, no? Linawin lang natin itong ating video na to. Nilinaw ko lang po na si Baliko, yung sinasabi niya na tour ni attorney dito sa Europe ay free po. Opo, si Baliko ay free, hindi po nag-share. Oh, kita mo yan, ang kawalang hiyaan yan. Bali, ang sabi niya ay, ang tawag doon, yung mga pledge na yan. Dali, ang dapat usapan talaga kasi ay France lang at Italy. Ang plano talaga namin, ditong sa darating ng December, pagsasabay-sabay namin si Mocha Uson, Attorney Glenn, si alin man sa dalawa ni Doc Willie, at si Attorney Larry Gadon. Then, may nag-message sa akin from Belgium na September nga daw ay na-invite nila si Attorney.
So, na-mention ko, nasabi ko kay Balico kasi doon sa plano ng Belgium kasama ang France. So sabi ko, malamang na alam ni Balico. Na-mention ko kay Balico kasi nga lagi kami nag-uusap ni Balico. Sabi niya, February, ang slot daw na nakuha niya. Wala na daw ibang slot sa schedule ni attorney. So malabo daw yung September. Na sabi nga niya, utu-utu daw ako. Malamang, nautu nga niya ako dahil ugali niya ang mang-uto. Pero ang sa akin daw, manluloko kasi nagtiwala kami sa kanya. So mang-ayon ako sa kanya, although na kami ay gipit na gipit kasi ang dami namin tinutulungan, sumabog pa nga yung taal na ang aming halos pondo ay maubos. Nagkataon pa ng asawa ko nga ay nasa hospital. Pinagbigyan pa din namin siya. Yun ay para na din niya sa pakikiisa sa kanya na maipaharap at mapasalamuha kay Attorney Glenn Chong yung mga supporters na nangako nga si Attorney Glenn Chong noon na gusto niyang makaloopang palad ang mga supporters niya. Ang problema ay ang nangyari nga, doon ko nakita, naramdaman namin agad ng grupo, noong magpunta sa Germany, si Attorney Glenn Chong, na may something wrong. Kasi nga, pinapunta na muna rin lang ng Germany, bakit hindi mo pinaharap sa ibang supporters doon? Aba? Oo, isang tao lang. Ayaw mo i-mention yung, ayaw natin mag-name drop dito eh. Isang tao lang yung pinagdalhan doon. Hindi yun kasalanan ni attorney. Ang alam lang ni attorney, pag alis niya ng Pilipinas, bagsak siya sa Italy, kami ang makasalamuha, kami na ang bahala sa program sa araw na yon. Wala si attorney alam. Ang katawan lang niya susunod sa amin. Utusan namin, nung nandito sa attorney, utusan talaga namin na ganito, attorney, pupunta tayo doon, dito. Yun lang. Hindi namimili sa attorney na, ayokong puntahan na yan. Hindi, sumusunod lang si attorney. Kaya sabi ko nga, gusto kong iparating sa Belgium, sa Germany, na mga hindi kayo na-meet, wala pong kasalanan si attorney kung hindi kayo na-meet. Si Balico ang may kagagawan niyan. Sa tagapan, si Balico ang may kagagawan niyan, kaya hindi kayo na-meet ni attorney. Ay, kaya nga ako'y biktima rin niyan at ako'y napaniwala sa maling paninindigan niya. Buti na lang. At talagang gumawa ang God ng paraan para ma-discover natin siya na ganun ang ugali niya. Kaya ako'y nananawagan, Ate Dangski, lalo na sa mga viewers natin. Nasa inyo, nasa kanila pa rin ang desisyon niya kung sila'y maniniwala kay Balico or maniniwala sa sinasabi nating pawang katotohanan. At ang atin dito katotohanan lang, hindi pawang kalukuhan at hindi pawang kabaluktutan. Ay, nasa kanila na rin ngayon kasi nga tayo, ang ating picture dito, nakabalandra, hindi ang pangalan natin, nakabalandra, okay, inuulit ko. Dahil sinabihan na rin ako ni Attorney Mamunjong na baguhin ko yung pangalan ko. Ilagay ko ang tunay kong pangalan. Ang tunay kong pangalan ay Aida Altamirano. Nakilala na lang din talaga ako dito sa Facebook na Dangski. Pero may nilalantad ko talaga, yun ang pangalan ko. Dahil sinabihan na din niya ako ni Attorney Mamunjong, sinabihan daw si Ate Olga na ilagay yung pangalan ko. Yun. Pero yung mga followers ni Balico, puros mga walang mukha. Puro fake account at puro ang mukha ay puro mga anime. Kaya nga. Yun si Ate Yam. Si Ate Yam ano, Kaya, sinasabi na, tingnan mo ha, may mga bulilian ko sabi na biktima daw mga OFW. Ang pagkakadaming OFW followers ni FLM. Mahal na mahal si Sir FLM ng OFW. Paano niya nasasabing, at saka ano bang katangahan? Saan ba siya kumuhugot ng lakas ng loob para sirain yung tao? Para siyang... naman talaga. Sabi ko nga, wala ta. Ano kang alam natin sa kaso? May limang abogado. Dahil na may dudunong pa. Tsaka saan ba mas yan? Imagine mas madunong pa nga eh. Ni Attorney Larry Godon, inilalabas niya. Yun na nga. Isa pa rin yun. Tinapik mo kanina. Eh, talagang kasam lang ng tao ngayon, aba. Kaya ako hindi mo mga pakilala ko siya kay Attorney Larry. Are, you totally lang din naman ay may nabanggit ka na. May nabanggit din yan sa akin dati. Na may kakilala daw, siyang biktima ni Sir FLM na nagpapangalang Mario. Mario Marcos. Ito ang gusto kong itanong ito kay Sir FLM kung kilala niya pag nakalabas si Boss. Yung Mario dahil Marcos ang conversation, na connected sa Pabunan? Hindi, aywan ko, hindi yun. Hindi yun na minimension ko. Mario lang ang pangalan.
Pero nandito yung conversation namin before na na-deactivate niya yung kanyang account. Ah, yan. Ang sa akin kasi... Na-screenshot ko. Ang conversation kasi namin, wala eh. Na-block eh kasi block. Hindi ko na maano. Kaya sayang. Sayang talaga. Hindi ko na kasi akalain na darating sa ganito. No, although may pinaglalaban siyang gano'n, tahimik lang kami. Dahil ang aking isinaisip pa ako din ay yung friendship. Oo. Ay, hindi na. Hindi ko na isip. Hindi ko na isip yung friendship ko dyan. Wala akong respeto sa ganyang tao. Eh. Nako. Alam mo sa totoo na eh sa ginawa niya sa akin. Ginawa niya kay Atornet sa atin. Nako. Wala nang kapatawaran niyo, sagad na 'yon. Bahala ng Diyos sa kanyang humusga. Sabi ni Sir Emmet, bakit kaya marami siyang alam sa liko ng bituka ni FLM dahil kasama siya dati. Ayun ha. Ayan. Paimbestigahan natin sadya. The more na siya ay nagwawala. Mo ha, sa nakikita ko ha, ako talagang nagmamatsyag ako sa bawat page. The more na nagwawala si Balikaw, the more na nagwawala ang mga tao, the more nagiinit ang pagsuporta kay FLM. Ang mga loyalista, bagkus nakikilala. Nako, tatlong mukha na ang loyalista ha, iilang piraso na, kaya mismo, kung babagsak si BBM, dahilan yan kay Balikaw. Dapat itanggi na ni Balikaw na siya ay hindi ano para hindi madami si BBM. Sila na dapat ang lumaglag diyan. Yung mga alumni diyan, yung pinakamatatanda na, sila dapat ang lumaglag din sa tao na 'yan at alisin na nila diyan sa koneksyon lalo na yung mga group-group nila na makakapit ko kay BBM. Ako na may bubut, ako hindi nag-aral pero alam ko yung tama at mali. Kami na ang bobot, kayo na ang matalino. Matatalino kayo kung kayo kasamaan. Magpasalamat sila sa sagad dahil pinagkaluban sila ng matalino eh. Dapat ginagamit nila sa kabutihan, hindi sa kabulastugan eh. Kaya nga, tsaka wala na. Naimi Marcos, bahala na ang bata sa kanila. Opo naman. Opo, ama, Marcos to ha. Sabi ko nga po, lima ang lawyer ni FLM, no? Wala. Tayo lahat ay chismoso at chismosa lang. Mga mirror lang. Ako. Wala tayong alam. Abay, ako nga eh. Hindi nakikialam sa kaso niya ni FLM. Kahit ang baka nila ng kaso yan eh. Ano, malay ko din yan. 8 million views. Sabi ayan. Ko yan ba itong taong ito? Ayun, hanggang sa pinagsisilid ako sa Ataol, pinagmumura ako, tinake down yung Facebook ko, kung ano-anong ginawa. Alam mo, napapahiya pala kayo. Mag-vlog. Actually, yung aking YouTube 2019 41 subscribers lang. Dito ko nakita din ang kabutihang puso ni FLM ha. Anong sabi galagi niya? Oh, mga small YouTubers, magsipaan kayo, tulong-tulong kayo para pa kayo pag kumita ay tumulong din kayo. Isa ako sa na-encourage niya na ituloy yung aking YouTube. Mapanood na naman yan ni Balikaw, sabihin naman yun, bobota nga. Ito, basahin ko alam ko na, sabi ni ano, alam bro, ko na yun eh. Sabi ni Sir Abet, tang na, bakit ayaw nilang idawit si Ma'am Amy Marcos? Pareho lang silang natulungan. Yan ang sinasabi ko. Sabi ni Balikaw, bakit daw idinadawit si Amy Marcos? Tanga, sila ang unang nagdawit ng pangalan ni Amy. Yan si Ayon Rock ng Hong Kong. Siya ang unang nagbanggit ng pangalan ni Amy Marcos, ha? Wala isang walang BBS o ano. Siya din mismo na loyalist ang nagdawit sa pangalan ni Amy. Na wala naman kami intindihan na kesyo hindi daw kilala. Ito nga, loyalist. Shout out sa mga loyalist, ha? Manawagan kayo kay Bongbong Marcos, kay Amy Marcos, na magsalita na para matapos ang issue na sa usaping Marcos, para kayong mga loyalist ay magbuklod-buklod muli. Yan lang naman ang pinag-aawayan nyo ah. Oh. Isipin mo nga yung isipin mo nga yung news na nasagap ko ngayon na principal sponsor at ninang pala niyan ay si Manang Amy. Oh. Ay si Manang Imelda. Oh. Kaya nga ninang katawag eh. Oh. Ninang pala niya si Manang Imelda. Bakit sasabihin nila hindi kilala ni Bongbong? Hindi kilala ni Amy. Sa bunga nga na ibalikon nang galing na ang sponsor ang correct. Nung birthday ni Imelda, ang sponsor ay si FLM.
Ikaw ba, kapatid? Tatanggap ka, mag-i-sponsor na hindi mo kilala sa birthday mo o na anak mo? Aba, eh, sige, para anong mangyari, manguna na lang tayo. Baka kung tayo mga matay, halimbawa, eh, siyempre, hindi ako tatanggap. Siguridad yung ating isisecure dyan. Tsaka hindi, tingnan mo ha, si Amy Marcos, na-interview ni Erwin Tulpo, ako'y nalo, abang ako ng abang, abang ako ng akbang, ang pinag-usapan lang pala ay Masagana 99. Kadali-daling sabihin na ibanggit doon na, o yung mababalita di yan, na yung chismis di yan, nakamag-anak ko daw si Erwin, hindi po totoo yun. Ang daling sabihin na ganun, di ka para matapos yung issue. Bakit? Kawalang hiya naman yan, o. Kaya ito ha, kayo mga loyalista ha, loyalist, nabubulan na ako. Loyalista. Oo, kayo'y gumising ha, sabi ko nga tatlong mukha ang loyalista eh. Unay isa'y walang pakialam na sila'y mananatiling BBM, walang pakialam sa nangyayaring istorya. Ikalawa ay loyalista na nakikisimpatiya kay FLM. Ikatlong mukha ng loyalista yung mga baliko. Ayan. Eh, kayo magsama-samang manawagan sa totoong yang Marcos na Amy at ni Bongbong. Magsalita. Oo, sila lang. Sila lang makakasara ng usapin na yan eh. Pero the more na hindi nagsasalita, si Madam Amy at si Bongbong, may kalalagyan, may kababagsakan si BBM ng dahil kay Baliko. Yun, ang totoo. Oh, si Baliko talaga ang ano yan eh. Si Baliko talaga ang promotor niya yan eh. Ng mga loyalist, Baliko, na sinisira niyan. Ito ha, noong ako yung pumasok doon sa debate, ang tanong ay, ano daw gagawin namin? Ano daw gagawin namin doon sa mga nabiktima? Sa kung ano-ano, sa mga kaso? Ano masasagot namin yun? Wala pa nga. Di ka naman abogado. Paano kong sasagot doon? Maaari mo pang ikasira yun. Eh kaya nga, eh kung balik natin tanong sa kanila, eh paano kung not guilty? Anong gagawin sa kanila mga humaton? Eh malapit na nga eh. Oh. Wala, pwede pa lang mapiyansahan eh. Tsaka katulad ngayon. Napakapera. Diga, napakapera. Pwede yung lumayas na, tumakas na. Kung sadyang yun eh, may kaalam niyang si may maling ginawa. Diga? Common sense na nga lang. Common sense. No. Sabi ni Ma'am Eva Santos, yes friend, wait na lang tayo. Hindi po kaya may sabi ni Chris LM Yazar, hindi po kaya may pinaprotektahan sila kaya ayaw nilang magsalita. Ay yan po ay hindi natin alam. Yan ay marami din sa mga messenger ko nga, kanya-kanyang ideya dun eh, opinion, upananaw kung ano ba ang nagiging natakbo sa utak nila. Na maaaring may pinaprotektahan niya. Ang problema po, Sir Ma'am Chris, ay nasisira ang pangalan ni Bibi. Eh meron kasing mga tao na masabi lang ng isang tao na ganoon, naniniwala na. 'Di ba? Kadaling bubuo. Ng isang tao na ay huwag kang maniwala diyan, hayaan natin sila. Okay. Eh paano kung sol-sol na sabihin, ay nako, yung si BBM na yan ay ganyan ganyan. Oh, di sira na ang BBM, ubos. Kadami Marcos, kailangan na talagang mag-explain ang First Family para matapos na yan. Opo, ma'am. Yan po. Ang marami ang nagsasabi na isang salita lang ng kahit sa magkapatid. Tapos ang usaping kung iyang bagay Marcos or hindi. Oh, ay di mapapahiya. Correct. Mapapahiya. Kami. Correct, sadya. Wala. Kasi ay, namin naman ipinagpipilitang si FLMA Marcos kasi wala nga kaming alam. Yan sa kasong isinasampa o ibinibintang. Ito ha, ibinibintang. Bintang pa lang po kasi wala pang patunay. Yan ay kung nahatulan ha, ay di totoo yung binibintang. Hmm. Kaya nga lang ay wala. Inuunahan ninyo eh. Aba, pinukpok na agad ng kahoy yung ano eh, yung martilyo eh. Ay, tunay. Kagagaling. Sabi ko nga, ay kagagaling na rin yung mga husga. Abogado ka kayo. Naisip ko, kapatid. Si Baliko hindi naman abogado. Sino ka naman itong mga tangang tao na ang kanilang mga malalaking usaping kaso ay doon magsusumbong? Aba, eh, gumagawa lang. Nandula-dula ang limtik na yan. Kalimtikan lang yan. Ari din nga. Ito ha. Lumakas ang loob niyan eh. Kasi nasa loob nga si FLM. Parang kumbaga siya hero na siya ang nagpakulong, no? Ang tanong ko nga, tulad kanina na sabi ko,
siya talaga ay may connection sa NBI. Bakit itong ating Richard Santillan na sinasabi niya na ilalaban niya ng patayan, bakit hindi niya nilapit sa NBI noon? Hanggang ngayon nga ito pa, lumalaban pa tayo. Hindi kaya ginamit lang niya at parang sa pakikinig ko ng kanyang video ay parang nadulas ang ano niya na ganito ang estilo ko para lumapit sa mga politiko. Parang, ibig sabihin balat kayo talaga. Ginamit lang. Yun ang ano ko eh. Masamang tao yung ganyan, masamang ehemplo ng tao yung ganyan. Dahil 2013 pa daw nila naka-ready or pinaplano itong kaso na to, itong yung kay FLM ano. 2016 nag-election, ha. Before 2016, siyempre kampanyahan. Yung kanyang inilabas na picture ni Attorney Glenn Chong, may kasamang lalaking nakaakbay na nagpa-picture lang naman yung mga baril doon na inedit-edit niya, nakaplano yun. Hindi ba? Kaya yun, inoobserbahan niya si attorney. At dito nga pagpunta ni Attorney Glenn Chong sa Germany, meron na kaming nakitang butas na malamang na talagang inyong unti-unti na nibalik kong sirain si Attorney Glenn Chong sa mga supporters. Walang kapatawaran para sa akin yung ginawa niyang katarantaduhan na yun. Bingo! Sino nagsabi ng bingo? Para sa akin eh... Bingo! Yan, sabi ni Joel Lacandula, bingo! Yan, bingo yan dapat. Bingo na! Lumabas na! Kaya yan ha, nasa sa inyo na, na kung kayo bagay padadala pa dito kay, ano, kay Balito. Oh. Ayun si ano si kapatid ng Bong David nanonood. Si Ma'am Amy Marcos. Nanonood si Ma'am Amy? Hindi si Ma'am Naomi. Ah, Naomi Marcos. Oo. Wala ko si Ma'am Amy na eh. nandito yan sa ano, nandito yan sa 175. Thank you. So yun po ha. Yun po ating pong nililinaw. Nililinaw natin na si Balico, walang iniambag kahit 5 yung sa tour ng Europe ni Attorney Glenn Chong. Kaya huwag kang magmalaki. Mm. Habulin ka nawa ng London sa share mo. Mm. Magmagaling ka dyan, wala ka naman pala binibigay. Magmagaling ka pang nagbigay ka ng 400 euro. Ngima lang pala naman. Mm. Tsaka yung pagsasalita mo ng pokpok sa mga babae. Kabastos-bastos yun natin eh. Hindi, siya naman ang mukhang pokpok. Ah, di kasi may nagsayaw na nakabrat na kapanti. Napanood ko yung live na yun. Napanood ko yung live na yun. Natapit namin ang group yan. Sabi ko, tingin mo si Bro JR na gano'n. Sabi, hayaan natin kika sayang. Kumbaga wala kaming pakaalam sa kanya sa kanyang ano yun eh. Kaya laang sa nagiging ugali niya ngayon, parang bang napapagtagpi-tagpi namin na anong klase talaga ito ugali nito? Nagsayaw noon na nakabrip at nakapanti, na nag-dancing pole pa nga, pa hiyad-hiyad pa siya doon sa kanilang haligi. Oo! Makakarimarin talaga. Kung yung susuriin, parang may pinanghuhugutan na. Oo, kasi nga, nagkakalalaki. Ang loob ng kanyang pang magsalita ng pokpok, boba, bobo, apatay gobo. Yung mga salitang yun natin, hindi ka aya-aya at saka yun eh talagang napaka... Malamang na yun ay napagdaanan talaga. Kapatid napaka, na Melvin napaka... dito kami sa Northern Southern Region ng KSA. Yan, nagaan na. Kasama ko yan si Ma'am Naomi. Nasa Nadjaran. Sabi ni Bro Elvenson, style thrilling ang vlog ni Balikong Utak. Ang akala talaga ni Balikong, sinusuklay ang ulo. Di niya alam ginagamit yan. Hello po sa taga Macau, shout out. Kaya ako ay nananawagan din nga sa mga viewers na yan. Susi Mandawi. Asa nga pala sa mga 185 or 89 viewers, paki-support naman po nyo ang YouTube ni Sis Susi Mandawi Reyes. Paki-support po natin. Tulungan po natin siya. Ayun, ano na yan. Sinubscribe ko na rin yan. Ayan. Si kapatid na Susi. Ako akala nyo may problema ang aking ano yung aking YouTube. Hindi ako makasubscribe. Neil Lambera, shout out. Neil
Abinida, shoutout po. Ayan, si Positive Money, si Jenny, Yor de Leon, shoutout ng Macau. Ate, shoutout muna yung ano, Josie Kasupang ng UK at ato. Sure Esme, Nemi Marcos, balat kayo nga. Ayan, balat kayo pala. Ayan. Esa Susan Regina, shoutout. Leslie Ravanzo, yan, mga suki ko to eh. Si Elbert si Eberson. Abdana, si Ma'am Chris, shoutout po. Shoutout kay Bong David. Yan daw, shoutout daw kay Sir Bong David. Eva Santos, shoutout. Ayan, sino pa? Si Annie Remonde, Baclayon, shoutout. Eva Santos, Joel Acandula, bingo. Positive Money, sa akin din ako mag-udap dyan. Abangan ko na lang ang positibong kalalabasan ng pagsampa ng kaso ni Attorney Glenn Chong. Ay, yun po isa dyan, hindi atrasan ni Attorney. Nakaw. Yari siya doon. Ay, nakaw. Lourdes Bartolome, hello mga ka-FLM. Long live. Mabuhay po tayong lahat. Watching from Cyprus. Ayan. Shoutout sa inyo dyan. Si Sir Abet, nagmura na. Bakit ayaw nilang idawit si Ma'am Amy Marcos? Pareho silang natulungan. Freddy Castro, shout out. Sir Esme. Leo Vino Burgos, shout out. Ang sabi ni Sir Abet, ya ang kasabihang ang magnanakaw galit sa kapwa, magnanakaw. Ayan. Yeah. Yari ka ngayon. Matagal na kasi niyan, FLM sa labas. Labas na tayong lahat dyan. Sabi ni Annelyn M. Mejos. Yun nga po, Ma'am Annelyn, no? Linawin ko lang po. Sagutin ko yung inyong comment, no? Sabi po naman po ulit-ulit, wala kaming pakialam sa kaso ni FLM. Wala po. Limang abogado, bahala na, at tayo nga po, kasama din po kayo, tayo'y mga miron lang. Tayo'y mga abogado. Yun, wala tayong alam. Wala. Kahit pa ang nanonood dito or abogado, wala ding magagawa. Yung limang abogadong binabayaran ni attorney ni FLM, yun lang ang pwedeng magsalita. Kahit si attorney Glenn Chong, wala din niyang pakialam kasi nga hindi naman siya abogado ni FLM. O, diga. Ay, nakakaano ay. Sabi nga sa Batangas, ipag kinipagtaktakang Korean ay. Alam ka tiktak, shout out. Shout out, Mami Yama, mabuhay. Oh yeah, Mami Yama. Noemi Coronel Lena, shout out. Edna Javier, thank you, mate, sa panonood. Berdera Castillo Ellen ng Barcelona, Spain. Yan. Sa mga taga Barcelona, ayan, baka po kayo kasama doon sa isang bus na nagpunta doon. Thank you po. At least nakaharap nyo si Attorney Glenn Chong. Si Mine J. Manaba. Tracy Kamitan ng ating road. Si Sid. Yan. Nanonood ka ngayon. Direct near. Shout out. Sino pa ba? 131 viewers. Shout out. Danilo Olan. Annalisa Pasqua. Shout out po. Ayan. May tatapit dapat ito kanina. Nakalimutan ko na. Bro, ikaw muna. Magsalita. Gloria Fatima Guzman, shoutout po. Delia Paquito. Ay, ang akin lang dito ate, ako'y mananawagan. Mananawagan talaga ako sa buong community ng Filipino community ng Pilipinas. Huwag kayong maniwala kay Baliko. Dahil ang utak nun ay sadyang Baliko. Paniwalaan nyo ako. Nilalaso ng utak ninyo ng taong yan. Mm. Ang taong yan eh, hindi mapapagkatiwalaan eh. Dahil kung yan eh, mapapagkatiwalaan mo, ay hindi yan gagawa ng katraiduran sa itinuring siyang kapatid at itinuring siyang matalik na kaibigan. Tama. Higit pa sa isang kapatid. Ay anong ginawa niya sa tinata, anong ginawa niya sa kay Attorney Glenn? Ay trinaidor niya eh. Ay salamat na lamang at lumutang agad ang ugali niyang ganyan para hindi na humaba pa ng humaba. Baka siya rin lang maging balakid ni Attorney Glenn pagdating ng araw. Mm-hmm. Di ba? So kaya aware ko lang kayo sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, kaibigan mo rin. Kayo na, kayo ang magdesisyon sa sarili nyo. Hindi namin kayo pangungunahan. May kanya-kanya naman tayong piece of freedom of expression. Kalayaan nyo yan pumili na kung sinong gusto nyong sundin at kung ano ang gusto nyo sa buhay. Correct. Basta sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan. Kung susunod kayo, eh para kayo isang laruan. O kaya para kayo isang puppet na pag binitbit sa kanan, sa kaliwa, ay susunod-sunod. Bahala kayo. Freedom nyo yan.
Yun lang. Tsaka yun na nga, ano, kung, okay, sabi nga eh, welcome naman eh, kung sino pang gustong magsampa ng kaso, magsampa kayo. Wala din po kaming pakialam. Wala rin tayong pakialam doon. Wala tayong pakialam doon. Kaya anong utak ako, meron itong mga kampo ni Balico at nagagalit sila sa mga tao. Kaya nga, sabi ko nga, si Balico mismo ang uubos sa mga loyalista. Ay, mantakin mo yung ako nag-comment laang, bring to the court and file legit case. Mm-hmm. Aba, eh, tinatakan ako ng todo. Eh. Nawala hanggang yung Facebook ko take down na, wala na. Ay, kaya nga hindi ko nilalag out dahil pag nilag out ko yan, baka hindi na makabalik. Mm-hmm. Yan, shout out kay Sis Bessie ng London. Yan, taga London. Habulin nyo si Balico. Olivia Falconotti, yeah, solid attorney Glenn Chong. Sabi ni Positive Money, abangan na lang natin ang pagkakaso ni Kabayang FLM. Yan. Paglabas na pagkakalabas ni FLM yan, nako, tago ka na Balico. Ann Ramos, Villadar, shout out. Ali Cabeco, Katakutan, shout out. Ayan. Na-subscribe po na. Yan. Again ha, 139 viewers. Kung kayo po ay may YouTube, paki-subscribe naman po nyo si Sis Susie Mandawi Reyes. Ate pong suportahan siya. So, ganun din ate sa aking mga kaibigan, paki-suportahan na lang yung YouTube ninyo. Ano bang pangalan mo sa YouTube? Dansky Altamirano pa rin? Dansky Altamirano. Yung mga kaibigan ko po dyan, paki-subscribe na lang po doon sa YouTube ni Ate Dansky Altamirano at kay Susie Mandawi Reyes. Ayan. Sa mga nahuling pumasok, no, ito pong live namin ito, ay gusto ko lang pong iklaro or ipaalam sa madla. Total, ipinapaalam naman sa madla ni Balico na nag-tear down si Attorney Glenn Chong at si Broom Mike Go ng free sa Paris. Opo, free. Kasi hindi nag-share si Balico. Kahit 5. Okay. Ayun. Na nagsabot po niya sa amin, kami ay utu-uto. Dahil yan nga po ay siya pala'y mauuto. Ang tawag po naman sa kanya ay manluloko kasi ibinigay namin ang buong-buo, 100% ang aming tiwala sa kanya. Ayun. Kaya sinasabi niya na sira na, wala nang tatangkilik, wala nang maniniwala kay Atty. Glenn Chong, mas dumami pa ang supporters ngayon ni Atty. Glenn Chong, mas dumami pa ang supporters ni FLM. Naku po, Diyos ko po, hindi ko po maintindihan kung alin ang uunahin kong sagutin sa aking messenger. Marami pong nagpa-private message, hindi ko na halos na nabubuksan. Ang email ko, may 1,300 something yata, puros nag-i-email, wala naman po ako may sagot, pero ang karamihan doon ay nakikisimpatiya kay FLM. Mga nagpe-pray po na sana malusutan ito at magantihan na. Yan. Mabalikan. Yung mga naninirang yan. Mga nagpapalabas ng fake news. May araw din kayo. Kaya lahat ng araw ay inyo. Kaya magantay-antay na lang kayo at pag nakalabas si Idol FLM, magbalot-balot na kayo at kayo ay sigurado ko ihahawla din kayo. Ha. Kung anong pinagawa niyo doon sa tao ay baka gawin din sa inyo. Padanas din sa inyo. Ay buti nga kung hindi kayo tambakan ng kasong napakaraming kaso. Ay kung tutuhanin na 1 million. Ay, kayo. Ngayon pa lang. Sabi nga ganito, ako daw ay nakikisakay kay FLM. Ay, Diyos ko po. Dapat inoom pa nung namimigay ng bigas. Dapat inoom pa ako nakisakay. Sinong tangang tao makikisakay? Nakakulong yung tao. Kapit ka to tanga. Ikaw ga bro. Ang isang tao ay napapagbintangan. Ikaw ga makikiano pa. Ay hindi. Pag alam mo sa isang ginawa. Ay hindi nga. Kaya malakas ang loob ko. Kasi nga, wala pa naman eh. Wala pang hatol eh. Ay kayo na lang ang mga bugok ba yan, mga kampo ni Balico ang hinatulan na kaagad eh. Oh. Abi, kumbaga inakablater pa lang eh, putang ina, nilagyan na ng nakablater pa lamang eh, dinisisyon na agad. Kaya ako sa gitna dati ha, Ay kangangap ng kampo ni Balico, ay dinakuha ni FL, mga aking simpatiya ng 100%. Oh. Ay, sa akin, sa
sa akang iyamot eh, sa akang iyamot at ako'y binabatikos na ako daw eh, supporter ni FLM. Eh, sige po, kanyan lang niya. Ay, supporter na ako, supporter. Pareho na sabi ko. Sa atin. Ako'y sa gitna. Sa gitna lang ako. Ay, kadadakdak. Ako'y nakuno. Aba, di ibigay ko at ikakampanya ko pa si FLM kung tatakbo siya. Tingnan mo. Ah, ay, sabihin ko man. Oh. Sabihin ko man sa iyo, ay talagang gayon din talaga ang aking gagawin dahil ako'y naiyamot na. Magkakasama tayo. Naiyamot. Naiyamot na nga ako. Napuno na ako. Ako'y napundi na. Ay, ito mo. Itong mga, isa man ha, ilang ang ating viewers. Kanina, almost sa 200. Ngayon, 128. Wala man lang isa akong makikita against kay FLM eh. Wala. Oh. Ay. Wala. Ay, puro naman. Yun nga, di naman sila nakikialam eh. Sa private yan message ko. Hindi ko mga kilala yon. Pero lahat ay nakikisimpatiya. Hindi nga lang sila tulad natin na naibobroadcast yung ano natin. Kaya nga sila yung nagme-messes, alam nila tayo yung nagsasalita. Mm-hmm. Ang pagkakadaming OFW, Diyos ko po, day pang senador eh. Ay, supportado nga. Oo. Ay, ewan ko ganun mas sa mga iyan. Ang gagaling mo kung ano yung mga fake na sila. Kayo ang fake. Dahil tayo lang narang tayong ano. Eh, kaya nga sinasabi ko eh, kung talagang kayo yung matatapang, yung mga profile ninyo, kaya yung mga Facebook ninyo, magpakilala kayo sa katotohanan ninyong pagmumuka. At kung ano ako magsasalita sa harapan ninyo, eh, yun talaga yung aking muka. Ay, kaya, ang gagaling, talagang lahing baligoy, mga pagkagutong. O, si Balikon, daming account. Allah ko. Mas ahead kaya, daw siya sa akin. Ko, ano ko naman? Mas pahit ko siya dyan naman. Pa, eh, sabi ko nga, ikaw na... matalam at binigyan ako ng Diyos ng mahabang pangisipan at malawak na pangunawa. Mm. Yun eh. Yun lang yung akin. Ang mga followers ni FLM, no? May utak. Hindi bobo. Kasi nakakaunawa. Nakakaunawa na iintindihan na wala pa. Hindi pa nga nakatulan. Yun. Ay ang mga ano ni Baliko, wala pa naman. Hinatula na. Sinong bobo? Oh. Malipuris niya. O di ka. Tapos kung makapagbubuhay eh, kayo naman. Bubu pa tayo gutong. Ano pa yun? Kaya nga ako sabi ko mga kapatid, hindi nagagalit, naaawa. May pinagdaanan niyan. Nagkakalalaki, namumulaklak ang uso ang pokpok. Aba. Gana may sasabihin ng matinong tao. Kung ikaw may pinag-aralan, bakit mo gagamitin yung mga dialogue na yan? Ay, sabi ni Ruel, ito ha, shout out Ruel Umandal Escueta. 101% FLM kahit anong mangyari. Ayan. Oh. Tingnan mo. Kita mo yan. Sige, banata ng tik-tik na yan, sabi ni Josie Diaz Hondante. Mala, sa isang libong Pilipino, maaaring may maligaw na isa at dalawa. Dahil pinagmamasdan ko eh yung mga sa messenger ko, sa private message, sa YouTube ko. Sa dalawa lang. At palagay ko si ano din yun. Siya din yun. Siya din gumagamit ng fake account siguro. Hello, Maui Baker. Shout out. Walang originality. Ato, sabi ni Every Friday, Lobat Gonzales. But post ni Baliko, lipat daw si FLM sa Manila jail. Nako! Kang maniwala dyan. Kailan yan, post? Na, yan na nga. Ang abogado na nga. Sino bang abogado ata ni Sir Rafi Tulpon na pwede daw palang magpiansa? Si Paul, si Sir Paul. Advisor yun niya. Yung nasa nag-aaral ng UP. Ang kakagaling-galing ng lawyer na yon. Oh, sa UP. May mga ano talaga, may mga sablay. Hello, Bro Winter Gray, shout out. Maraming pagkakamali. Kaya lang ayaw ko mang pasukin 'yon dahil hindi naman nga ako katorne, wala akong knowledge diyan. Kaya ako timing din eh. Sana sabihan din ako ni Sir Ninyo na limang abogado ang nando doon. Hindi ba kayo papayag na maano ang ating FLM? Abogado 'yun eh. Sino tayo? Hindi papayag talaga. Hindi papayag. Kahit abogado walang magagawa eh. May abogado na doon. Tingnan mo ha. Limang abogado na doon, tahimik. Abay, ang mga abogado sa labas, ingat lang ako eh. Oh. Alam mo yung mga yan eh, naghahanap ng simpatiya ng tao nakakanig sa kanila.
na mauutok nila. Yun ang aking tingin. Eh bakit ganaman, kung ikaw ganaman eh matinong tao, eh bakit mo kailangan sirain yung tao dyan sa social media? Ano bang gusto mong iparating? Ang gusto nga niya kung mapisa kami eh. Eh di kayo, yung kaya mga puro bobo kayo. Ay, dahil nga ayaw ko mapisa kanya. Mas magiging bobo tayo kung tayo papayag sa kanya na kakampi sa kanya hindi manaintindihan. Ayan, sana okay, daw kanya ang idolo ng bayan. Sabi ni Bob Winter Gray. Payag ako sabihin niya ng bobo. Nagwalwal sa live niya. Ay, nako, ang buhay. So, yun lang, ano, ilang... Oh, siya, sige, sige, sige ate, ako ay, ano muna, mag... Sa work ka? Sige, work mode, alam na rin work, ako dito work sa... Work mode muna ako. Sige po, salamat po sa mga viewers natin. Salamat sa aking mabait na ate, Dance Kel Tamirano ng Paris, France. Ng ano, Italy pala, hindi to Paris, France. Sa init ng tugo ko kayo bali ko talaga. Oh, hindi nabubura sa isip ko. Oo. Hindi talaga nawawala. Ay, nung minura ko yun ako, nung ako'y nagalit doon, napaiyak ako eh. Yung katal ko nung isang lang, araw eh. Pero may tumawag sa akin. Tama na yun, pagmura mo ha. Okay, yung tao lang na yun na nakapagpa-ano sa akin ng gayon, nakapagpatas ang BP ko ng gano'n. O siya, sige ate, ingat yan sa salamat. Italy. Salamat, kapatid. Okay, bye-bye. Okay, salamat. Bye-bye. Okay, sige. Ayun po, meron pa tayong 101 viewers. Shoutout, Lovely Navales, Manalo, Mabis Piranta, Joaquin. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat po, no? O, ulitin ko po, sana maliwanagan din yung sadyang ng ibang loyalista dyan, ano? Hindi ko man po talaga nila lahat kasi marami po akong nakakausap na loyalista at nakita ko nga po halos tatlong nababahagi sila sa tatlo. Yung uulitin ko, yung isa ay walang pakialam, mananatili silang loyal kay BBM. Yun namang isa, loyal pa rin kay BBM pero nakikisimpatiya sila kay FLM na nakita nila yung kabutihan na wala din naman silang pakialam din. Wala talaga silang pakialam sa mga kaso-kasong yan. Ikatlo, kampo ni Baliko. Yan. Sino ang sisira dito sa kay BBM? Kampo ni Baliko. Yan. Shout out, Jurel Bingal Yander. Yan. Isa pong magaling na vlogger yan. Shout out. Part na iyak ako noon. Saan ka na iyak? Yan, shout out daw sa mga taga-Tondo. Sabi ng ating magaling na vlogger ni Yorme, Junriel Binoy Yander. Yan, paki-follow po sa YouTube ng ating kapatid na si Junriel Binoy Yander. Ruel Umandap Iskweta. No, ulaga na si Balikaw, sumbi ng uso ni Uso Kabayan. Oo nga eh, ating tatak-tak na yan. Pag inasiil natin at inahambalos natin ng paklang, pag hindi patikar na. Ayan, maraming pong salamat sa inyo at sama-sama natin ipag-pray na malinawan na ito, makalaya at na si FLM, sabi naman niya, ipagpapatuloy pa rin niya ang pagtulong sa ating mga kababayang mahirap. Ayan. More fake news pa dyan yung mga ano ni Baliko, kuha pa kayo ng mga ano nyo, mga ebidensya nyo, nanggagamit pa kayo ng ibang tao, nakakaawa yung ano, yung isang pastor na nagamit pa yung kanyang pamilya, yung kanyang pagkatao parang na ano sa madla, kumbaga parang nagamit siya, maaring may mga tao na hindi naman nalalaman yung totoong story, siyempre nahuhusgahan din yung tao. Walang ano man, Junyel, pakidikit mo ako sa aking ano, sa aking account, sa aking bahay. Ayan. Hello daw po, sabi ni Mr. Barya. YouTube channel ko po, pa-shoutout, Mr. Barya. Yan, pakidikit po niyo sa YouTube channel si Mr. Barya. Again, Junriel Binoy Yander, ng Hong Kong. Susi Mandawi. Yan, pa-shoutout po at pakidikit na rin po niyo sila. Ayan. Ayun, maraming po salamat sa inyo. Sana po kahit pa paano ay may na
may naliwanagan dito sa aking naisewalat na ito na si Balikoy walang naiambag kahit 5 sa Europe tour ni Attorney Glenn Chong. Kaya Balikoy, mahiya ka sa balat mo. London, habulin nyo si Balikoy, inyong singilin ng kanyang share. Ayon, maraming pong salamat sa inyo ha. Ingat po kayo, pray tayo na sana matapos na itong problema. Ang daming problema ang date na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Sana matapos na. Ipag-pray natin si Tatay Digong. Ipag-pray na rin natin ang mga nakapalibot sa kanya. Sana eh huwag anuhan ng kadimonyohan yung mga utak. Sana sumuporta sa lahat sila kay PRRD para ang ating bansa naman ay maiyahon. Matapos tayo dito sa problema natin dito sa pandemic na sinabayan. Si Balikoy wala nang naitulong sa pandemic. Ang kanyang na mula pa nung pumasok yung COVID-19, walang naitulong si Balikoy sa mga tao. Kahit man lang moral support niya, wala. Dahil ang tinira niya ng tinira ay si FLN. Yun. Ang ano doon. Siya, ingat po tayong lahat. Yan. Si Sis Janet Montalba Panaligan. Shout out, kapatid. Nahuli ka, pero mag-stay muna ako ha para marinig mo yung sinabi ko. Nilalabas ni Balikoy na si Attorney Glenn ay nakapunta ng Paris ng free. Free nga, kapatid. Yan po. Mga nanonood, yan, 65. Marinig nyo, ang gumastos ng malaki sa Europe tour ni Attorney Glenn Chong ay si Janet Montalba Panaligan ng London. Wala pong share si Balikoy dyan. Yan. Thank you sa inyong mga heart. Maliwanag ha? Maliwanag, si Balikoy walang may ambag kahit 5. Kami ang gumastos at si Janet Montalba ng London. Yan, kapatid, singilin mo si Balikoy. Dahil pinangangalandakan niya na si Attorney Glenn Chong ay nagliwaliw sa Paris ng free. Free nga, kasi hindi siya nagbigay kahit 5. So, yun. Paki-share po niya itong aking video na to para marinig po, mapanood ng mga tao. Maliwanagan naman sila kahit papaano na huwag paniwalaan, huwag suportahan niya si Balikoy yan. Sis, please don't mention that. No need. Okay. Hindi. Ako, okay. Mahabol pa ako, no? Sis Janet Montalba Panaligan. Eto ha, kapatid. Sorry. Babarahin kita dyan. Kung wala kang pakialam, kung hindi mo hinahabol si Balikoy, dyan sa nagustos mo, ang aking inaano lang dito, yung pangalan ni Attorney Glenn Chong. Bahala ka. Tutal, mapera ka naman, diga. Wala kaming pakaalam. Wala din man kaming utang sa iyo, ha? Alam ko ikaw, Sis Janet, sinusuportahan mo si Balikoy. Dahil pinagtatanggol mo eh. Oh. Ang inaamo ko lang dito, lumalabas na si Balikoy ang halos gumastos. Nagliwaliw si Attorney Glenn Chong doon sa London, sa Paris ng free. Nasa'yo yun. Kung ayaw mo eh, din wag. Wala din man kaming utang sa iyo. Alam mo, Sis Janet, alam ko ikaw ay, lahat naman tayo, may takot sa Panginoon, Sis Janet, no? Alam ko. Pero sa ganitong pagkakataon naman, Sis Janet, nalalagay na sa hindi magandang sitwasyon, ang pangalan ng Attorney Glenn Chong, ay huwag natin dadaanin naman lagi sa Biblia. May panahon ang pag-uusap ay Biblia, at may panahon naman ang pag-uusap ay katotohanan. Yun lang. Ito mo ha, saan salita mo yan? Sis, please don't mention that. No need. Ay, di wag. Ay, di wag mo singilin. Kung ayaw mo. Hindi, wala mo problema. At wala mo din makaming utang sa inyo. Sa iyo yun. Inuulit ko, ang akin lang pinuprotektahan dito, pangalan ni Attorney Glenn Chong. Dahil kahit anong mangyari, ilalabang ko ng basagana mukha si Attorney Glenn Chong. Ayun. Akala ko pa naman na i-active na active. Eh, ikaw yata naman, gusto mo lang naman yata fundraising eh. Kaya hindi ako nasama sa iyo. Hindi nyo makukuha pag pinag-uusapan. Ang pag-uusapan lagi ay fundraising. Mag-iisa kayo. Hindi nyo ako pwedeng makuha kaming grupo dahil kami nabunot sa aming bulsa. Yan lang po. Maraming po salamat sa inyong lahat, ha? God bless po. God bless sa lahat ng nanonood. Pasensya ka na, Sis Janet, ha?
mukhang tayo hindi magka, ano, hindi tayo, medyo hindi tayo talaga magkakaintindihan. Talaga, sis Janet. Kaya, wag mo na akong invite-invite sa grupo mo, ha? Bye-bye na po! God bless! Bye-bye!